April 19 taong 2000 bandang alas 7 ng umaga. Isang malakas na pagsabog ang narinig sa kabundukang bahagi ng sityo Kamanlangan San Isidro sa Samal, Davao del Norte. Ang naturang pagsabog na bumulagta sa kanilang umaga ay isa pa lang nakakatindig balahibong pagbagsak ng isang eroplano. Ang eroplanong bumagsak ay ang Air Philippine Flight 541 na galing Maynila na papunta sa ng Davao City. Alam mo ba na ang naturang trahedya ay tinaguri ang the deadliest air disaster sa kasaysayan ng Pilipinas? Kaya ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang mga pangyayaring dapat niyong malaman. Ang Air Philippine Flight 541 ay isang uri ng Boeing 737 aircraft. Ito ay isang klase ng narrow-body aircraft na orihinal na binuo ng Boeing Commercial sa Renton Factory, Washington. Ang Flight 541 aircraft ay may dating pangalang N50SW kung saan orihinal na pagmamay-ari ng Southwest Airlines ng Estados Unidos na nabili noong February 1978. Upang mapadali ang kwento kapatid, nang lumipas ang 20 taon kung saan napaglumaan na ang aircraft, ito ay binenta at naipagbili ng Air Philippines kung saan pinangalanan itong Air Philippine Flight 541. Isang masiglang araw ng April 19 taong 2000, ang naturang Flight 541 ay may nakatakdang ruta mula Manila papuntang Davao City. Madaling araw ng April 19 sa oras na 5:21, nakatakdang umalis ang Flight 541 mula Ninoy Aquino International Airport papuntang Davao International Airport na may layong 600 miles southeast of Manila. Lumipas ang ilang oras, 6:51 ng umaga kung saan sa runway 05, inaasahang mag-landing ang Flight 541. Kasabay din ng oras na iyon, isang eroplano ng PAL na pinangalan ng Airbus 319 ang kakalapag lang din. O kumbaga, nauna lang ng ilang minuto bago ang inaasahang pag-landing ng Flight 541. Nang mag-landing na sana ang Flight 541, nakita ng crew na hindi pa clear ang naturang runway 05. Nandun pa rin kasi ang Airbus 319 na bumabaybay sa runway na papuntang apron. Ang apron na isang bahagi ng airport kung saan nagaganap ang loading at unloading, mapasahero man o kargamento. Bagay na nakapagdesisyon itong mag-misapproach na lang or abort landing sa kadahilanan na posibleng magkasalpukan ang naturang aircraft. Kaya naman, umakyat muli pa yung papawid ang Flight 541 at nagtungo sa kanang bahagi ng Samal Island. Konting kalaman lang kapatid, alam mo ba na base sa ating pagsaliksik ang tamang pamamaraan? Pag mayroong ganitong di inaasahang pangyayari, ay dapat na ang naturang eroplano ay aakyat ng 4,000 feet on instrument at magpaikot-ikot sa papawid hanggang ma-pick up nito ang guide slope. Ang ganitong pamamaraan ay tinatawag na IFR o Instrument Flight Rules. Ang nabanggit ko na instrument kapatid ay isang flight instrument na makikita sa harapan mismo ng piloto kung saan magpo-provide ito ng data tungkol sa kasalukuyang sitwasyon ng eroplano. Pero alam mo ba na ang mismong piloto ng Flight 541 ginamit ang pamamaraang tinatawag na VFR o Visual Flight Rules? Ang VFR ay isang uri ng pamamaraan ng paglanding na hindi gumagamit ng complex navigation equipment o yung tipong gamit lamang ang sariling pagtansya ng piloto sa kondisyon ng instrumento sa isang mas mababang altitude. Maraming nagsasabi na ang naturang hindi matansyang air control traffic sa mismong airport ay nang dahil na rin sa kakulangan ng makabagong kagamitan ng naturang airport. Kaya lumipas ang ilang minuto ay pinayagan ng makapag-landing ang Flight 541 sa mismong runway 23. Sa oras na 7:01 ng umaga na may layong 7 nautical miles ang pagitan ng eroplano sa mismong runway. Pero ayon sa pilot na hindi visible ang naturang runway, hindi naman masama ang panahon ng iyon, bagay na sadyang mababa lang talaga ang ulap. Kaya't sa layong 450 meter above sea level ay talagang hindi visible ang runway. Lumipas ang 2:07:03, ang mismong control tower ay nag-blind transmission upang i-guide ang paglanding ng Flight 541. Pero bagay na wala ng response ang kanilang natanggap
kung kaya't sa paulit-ulit ay talagang no response na ang pilot ng Flight 541. Dito na nga nangyari ang pagbagsak ng eroplano sa kabundukang bahagi ng Barangay San Isidro, Isla ng Samal. Maraming teorya ang nagsasabing engine failure ang dahilan sa pagbagsak ng eroplano. Ayon kasi sa mga witness na bago pa man ito bumagsak, ay sumabog na raw ito at nagpaikot-ikot ng halos 10 beses ay papawid habang pabagsak ito sa kabundukang bahagi. Mayroon ding nagsasabing talagang mababaw ang lipad ng naturang eroplano. Kaya't nasagin nito ang mga niyup sa kabundukan at naging resulta sa pagkatanggal ng isang pakpak nito, kaya ito bumagsak. Ang total passenger ng flight ay umabot ng 131 katao. 124 nito ay mga pasahero at 7 nito ay ang crew members. Sa di maisip-isip ay walang ni isang pasahero at crew ang naka-survive. Nang marating na ito ng mga rescuer, ay talagang tinupok na ng apoy ang eroplano at nagkalat na ang mga debris kasama na ang mga katawan ng mga pasahero na wala ng buhay. Ang naturang trahedya ay nabansagang the deadliest air disaster sa kasaysayan ng Pilipinas. Ayon sa mga naging pahayag ng Air Philippines, ito ang pinakaunang pagkakataon na may bumagsak silang aircraft. Ang Flight 541 ay on service na ng higit 8 buwan bago pa man ito na-crash. Ang naturang aircraft ay may tandang 20 years na, pero well-maintained naman ito sa ilalim ng mandato ng Air Transportation Office. Ang naturang trahedya ng Air Philippine Flight 541 ay isa na lamang di malimot-limot na kasaysayan ng Pilipinas.